Magandang araw po para sa ating lahat, sa mga nanonood, nag-subscribe. Thank you so much sa patuloy niyong pagsuporta sa channel ko. So today, nandito tayo sa Manukan. Ayan, so pakita ko lang. Ayan, so maganda yung panahon, no? Maaraw, so hindi na maulan. And ngayon, pag-usapan natin yung carbo loading. So, isa sa subscribers natin nag-suggest na ito yung next vlog na gawin natin, no? So, ito ituturo ko kung paano ko ginagawa yung carbo loading. So, una sa lahat, pag-usapan natin kung bakit nga ba kailangan carbo loading. Ano nga bang benefits na nakukuha ng mga manok natin? So, una sa lahat, from the name itself, carbo, meaning carbohydrates. Alam natin ang carbohydrates translates into energy. So, kapag ang manok natin, they are lean, meaning hindi sila sobrang mataba, no? May muscle sila, lean yung katawan nila. Pag nilagyan natin ng carbohydrates, magiging mas magandang performance nila. They will have energy para sa kahit anumang laban, mapa-drag fight pa o mabilisan. So, meron silang baon, no, na energy. So, ngayon, ang two basic na ingredients na gagamitin natin ay yung crack corn, ayan, crack corn and cooked rice. Etong dalawa is mostly enough na para sa carbo loading natin. Ang ginagawa natin yung carbo loading is one day before the fight. So, in the morning, kapag yung ratio ng feeds natin is 40 grams, gagawin natin 20 grams ng regular conditioning na feeds natin, kung ano man yung ginagamit ninyo. Then, 20 grams din ng combination ng crack corn and cooked rice. Ngayon naman, pagdating sa gabi, ang mas mainam na, ito na lang ibibigay nyo. Hindi nyo na hahaluan ng conditioning na grains and pellets kung etong dalawa lang yung gagamitin nyo na ingredients. Kung medyo kapos tayo sa budget, okay na rin yun. They will have enough energy kahit sa in the morning, the next day, day of the fight na, sa umaga, kung hapon pa yung laban, kahit ito lang din ipapakain nyo, okay na. Lagyan nyo lang konting itlog or yung tinatawag natin na ripe banana, no? So, hinog na banana. So, okay na rin yun. Pero I'd like to introduce sa inyo yung dalawa pang ingredients na ginagamit. Another excellent source of energy, carbs, ay ito. Ayan. Ito, no? Yung quick oats. Nabibili natin to sa mga supermarket. Ayan. Quick oats. And ayan. Ito yung conditioning grains. Ito yung speed, ang brand nito. So, mamaya explain ko kung paano to hinahalo. So, dito muna sa tatlong to. Ang mixture nito is 40% nito. Lagyan nyo ng 40% na crack corn, 30% ng cooked rice, and 30% na quick oats. So, ito na to. Pabasain nyo. Tapos, hugasan. Maganda nga pag nakanatay, nakababad. Lalagyan nyo ng cooked rice. Lalagyan nyo rin ito. Yun yung pagpapakain nyo sa manok ninyo one day before the fight. Ngayon, introduce ko sa inyo yung conditioning na grains. Ayan, so ito yung conditioning grains. So, paano ko ba ito ginagamit? Paano ko hinahalo itong lahat na ito? At kailan ko siya ginagamit? So, sa maniwala kayo sa hindi, pwede tayo mag-carbo loading even during maintenance. So, bakit? Siyempre, yung manok natin, kapag binigla mo yan ng bagong klaseng patoka, may tendency na hindi nila yan kakainin, no? Hindi nila tutukain yan. So, during maintenance, every Sunday, nagfa-fasting ako. So, paano nga ba yung fasting? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, pinapakain yung manok. Sunday morning, hindi ko sila papakainin. Yun yung fasting nila. Hindi sila kumakain. Even yung water, hindi ko sila binibigyan. Paghapon at 3 p.m, dun ko na sila papakainin. Ang ginagawa ko para masanay sila during maintenance pa lang ng carbo loading is ito yung binibigay ko. Combination siya. So, yung grains, ito yung binibigay ko, 30%. Ayan. So, 30% ng grains na ito ibibigay natin. 30% din ng crack corn. And then, 20% ng cooked rice. 20% din ng quick oats. So, ano ba yung percent na yan? Kunwari,
Kunyari lang, no, sa 10 takal, maglalagay kayo ng 3 takal nito. So, meron ako ditong scoop. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, kunwari, meron kayong 10 manok na pinapakain. Sakto yan, 10 takal nito. Ang ihahalo nyo is 3 nito. Ayan, 3 takal yan, 3 takal nito. Dalawa nito, tsaka dalawa nito. Hahaluin nyo yun. Tapos yun na yung magiging patokan nyo sa kanila. So, bakit ko finasting sila before pakainin ito during maintenance? The reason behind that is para gutom sila and kakainin nila yung bagong feeds na ini-introduce natin sa kanila. So, pagdating na ng conditioning stage, hindi na ngayon kayo mahihirapan kasi sanay na silang kumain ng ganito. Alam nila na kapag pinapakain sila nito, gutom sila. So, nakikita nila yan. Hindi sila naman inibago. So, pagdating doon sa stage na i-condition nyo sila, yung manok hindi mabibigla, hindi maninibago, and hindi hindi sila papayat, no? Kasi yung iba, pagka hindi na sila kumain ng patoka the day before, nagiging off sila sa day na ng laban. So, yun lang, konting kaalaman lang, yun yung natutunan ko based din sa mga itinuro sa akin, sariling experience. Pero syempre, alam ko may ibang mas better na way, pero itong way na to sa akin, talagang ano siya, no, kumbaga effective siya. So, i-demonstrate ko naman yan, yung ratio mismo ng pag-mix ng mga feeds na to. Okay, so ito na yung mixing, no. Kunwari, 10 manok meron kayo. So, again, yung sinabi ko, 30% nito. So, 3 takal nito. Ayan, 1, 2, 3. Ba't may tubig? Siyempre, hugasan muna natin. Ito rin. Mas maganda ito kung ano siya, na ibabad siya, no, magdamag, pero wala kasi akong time para gawin yun. And ano pa lang yun, Thursday pa lang, so hindi ko pa to pinapakain sa kanila. Ayan, papakita ko lang just for the benefit ng ano, viewers. Ayan, sa 2, 3. Ayan, so 3 na yan, 3 parts na conditioning and 3 parts ng crack corn. Ngayon, ano natin sila, haluin, no, para maalis yung lilinisin natin, maalis yung mga dumi. And then, sabay na rin natin yung 2 takal ng cooked rice. Yan, sa 2. Yan. Pasensya na kayo sa video, medyo magulo kasi wala akong kasama. Ako lang yung nagvi-video, ako lang din yung gumagawa nito. Ayan, so, ano yun siya, no? Linisin ng mabuti. Ayan. Tapon natin yung mga residue. Kung meron kayong strainer, mas mabuti. Ayan, ako kasi wala akong kasama. So, ganito lang. So, ayan, natapos na natin linisan, no? Ganito lang itsura niya. Ayan. Ngayon, dadagdagan na natin ng quick oats. So, 2 rin ito. 2 parts. Okay, natin dyan sa and 2. I-mix lang ulit natin. Okay, yan na. Tapos na natin siya i-mix, no? Ayan, ganyan na itsura niya. Napakaganda. Ayan. So, ito. Good source of carbohydrates na kailangan ng mga manok natin. So, ayan. Ito yung para dun sa maintenance ko na carboloading, no? Every Sunday. Ayan ang sinasabi ko, pwede nyo sundin, pwede hindi. On the day of the fight, pwede ito lang na 2. Ayan. Tsaka haluan nyo nito. Pero pag maintenance, ito nalalagyan ko ng konting conditioning para hindi sila nabibigla. Okay, so ito, sayang naman, itatapon natin kahit hindi Sunday ngayon, papakain ko sa kanila. So, bibigay ko to doon sa mga inahin natin na pinaliguan natin. So, sige po, no, maraming salamat sa panonood. Please like, subscribe, and comment kung meron kayong mga suggestions or any questions. Salamat!